after graduate, wala na sila, palit ng palit. Tensya na, hindi pa nagpadala ng pera si tatay. Videos that will make you wealthy and debt-free. Chinky, ano mas maganda? Bed spacing or boarding house na negosyo? Yan ang topic natin today. Kung gusto niyo malaman, you got to watch this video. Hi there, this is Chinky Tan, your Pambansang Wealth Coach. Thank you very much for tuning in this channel, to ang channel ng mga iponaryo at mga payaman. Kung di ka pa nakasubscribe, alam na this. Mga friendship, meron tayong isang letter sender na katulad ni Manuel Gibao Jr. Sinabi niya, maganda ba yung pagnenegosyo ng boarding house or bed spacer? Sasagutin natin ngayon kung kayo ay medyo confused. And I know for some of you probably, Hindi, wala naman akong property. Yes, wala ka pang property ngayon. Pero mas maganda na alam mo na ngayon. At least, pag dumating ang panahon, alam mo kung anong tamang desisyon. Right now, we're gonna weigh pros and cons ng bed spacing versus parental ng buong bahay or boarding house. Number one, bed spacing muna tayo. No? Ang ibig sabihin ng bed spacing, ang ibig sabihin po niyan, is may kwarto ka na, di ba? Pwede ka rin nakatira doon or wala, hindi ka nakatira doon. Tapos, per kama, ang upa niya. So, kunyari, isang kwarto kaya apat na kama, di ba? Yung double deck, or triple deck, o quadruple deck. Depende kung ilang decker yan. Yun, kada ulo ang upa. So, ano po ang pros? Number one, ang kagandahan po kasi niya, mas mababa ang investment. Bakit po? Yun nga, kama lang at saka kwarto lang ang ano yung kailangan ayusin mo. And then, mas mataas po ang occupancy rate. Diba? Halimbawa lang ha, pwede kang magpa-bed space ng 2,500 pesos per person for 1 month. Kasama na tubig, kasama na kuryente, kasama na lahat. So, in other words, kung may 4 ka per room, may 10,000 ka per room, di ba kung may 2 rooms ka na may 4, may 20,000 na tumataginting ka buwan-buwan. Not bad. Di ba? Tapos, itong kagandahan to, syempre, yung mga nag-budget conscious, maganda rin yan sa mga ano, kasi ayaw ng sakit ng ulo na sila na mag-maintain, makikiano na lang sila. And my wife also was a bed spacer when she was studying at UST. Proud of her. And then, ano naman cons? Ang cons naman yan para sa may-ari, syempre naman, magbabantay ka, di ba? Mayroong mga house rules, di ba? Parang bahay ni kuya. At the same time, ang disadvantage din niya, yung mga short term lang. Lalo na kung ang client mo, mga student, after graduate, wala na sila palit ng palit, di ba? Yan ang isang disadvantage. Ang disadvantage din, syempre, yung mga nakikiusap, oo. Pasensya na, hindi pa nagpadala ng pera si tatay. Yung mga ganun ba? Minsan nakakaawa naman lang palayasin mo. Yan ang cons. Let's talk about naman kung boarding house business naman. Oo. Pag boarding house naman, ang kagandahan po naman dito, syempre yung buong bahay na, di ba? Yung paparental mo. Di ba? Ang kagandahan po nito ay long term. Di ba? Long term na. May mga iba kasi, syempre lalo kung mga kaibigan, di ba? Or let's say mga call center, diba? Or if not, pamilya na mismo ang mag-rent doon. Siyempre, medyo pang matagalan na siya. And then, ang kagandahan dito, mas mataas din ang rental. Kunyari, paparent mo na yung buong bahay. So, imbis na 20,000 lang, baka maging 30,000. Diba? Mas stable din ang income. Yan din ang isang pros. Pero ano namang cons ng isang parang ang paupa ng bahay? Siyempre, mas mataas po ang iyong investment. Diba? And then number 2, maintenance cost also at saka responsibility mo. And then number 3, hindi ka pwedeng makitira doon kasi kung pinaupa mo na 'yung buong bahay, hindi tulad ng sa mga rooms lang, pwede kang tumira doon, 'di ba? Dito hindi ka pwedeng tumira kasi sila po ang re-rental ng buong bahay. So, makikita na po natin ang pros and cons. And next naman, i-check natin anong mas profitable. Okay, pero bago natin gawin 'yan, batiin muna natin si Betas Journey, si Joy Yal Mazan, at the same time si Mamus Mukbang Supreme. Yes, maraming salamat po. So, anong chances po ng tagumpay ng isang bed spacing? It all depends, number one, on the location and the target market and the pricing. Location, target market, and pricing. Okay, location mo, nasaan ka? Kung ikaw ay malapit-lapit sa eskwela, ay maganda ang ano mo kasi pwede kang ano, kasi maraming student, maraming nag-aanap. Diba, target market mo, okay, estudyante, and then next, also presyo, presyuhan. Make sure yung presyo abot kaya ng isang estudyante, okay? Ano naman ang highly success ng isang paupa business, okay? Ang paupa business, again, depends on the target market and location.
Kung ang target market mo talaga yung mga call centers, okay, pwede rin. Pwede rin ka rin actually mag-boarding. Pero alam mo yung mga call center agents mas may capacity yan to, ano, unlike sa mga students. So probably they want more, ano, tinatawag nating privacy. Yun po. Kung yan ang target market mo, I would suggest you go for the rental na lang, full rental na para wala ka ng headache. So yan po ang chances na ikaw ay magiging successful. Pero bottom line, bago ka talaga mag-decide, let me encourage you, conduct market research. That's number one you need to do. Number two, gumawa ka ng simple ideas and business plan and marketing. And then don't forget, lalo na kung medyo public ng konti, acquire necessary permits, barangay permit. Tanungin mo kung paano ba ang proseso, kung paano ba ang gumawa ng tinatawag na paupahan, or if not naman, yung tinatawag na bed spacing. Sana naman nakatulong po ako sa inyo sa episode na ito, kung anong mas magandang opportunity. Kung kayo po ay naguguluhan, crossroads, walang masamang magtanong. Di ba? Magtanong po kayo sa akin and I would do my best to do the pros and cons and help you evaluate. And by the way, mga friendship, ha, kung kayo po ay nagustuhan na itong episode at channel na ito, please, pakitype lang kung ano natutunan nyo sa episode na ito. And I would love to hear from you and learn from you. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.